ito yung ating mga chicken broiler. Ito po yung second turn natin. Nandito po yung ating mga darawang kilo, 1.8. Magbibigay na rin ako ng tips dahil malapit na ang tag-init. Hindi po ako nagbibigay ng finisher. Hindi natin to kung approve. Yun mga katips at magandang araw po sa ating lahat. At ngayon ay update ko po kayo sa 28 days na aking mga chicken broiler. At mamaya makakapag-harvest na po tayo. At magtitimbang din tayo. At magbibigay na rin ako ng tips ngayon na malapit na rin ng tag-init mga katips. At yun, samahan nyo po mga katips. Yun mga katips, magandang araw po sa ating lahat. Ayan, may palibagong vlog na naman tayo mga katips. At yan, check natin itong ating mga chicken broiler mga katips. Dahil yan, tanghali na. At maganda ang panahon, mainit at malamig din naman mga katips. Balanse lang. Kaya hindi masyadong hinihingal ang ating mga chicken broiler mga katips. At yan, papakita ko po sa inyo. Nandito na yung iba mga katips. Ito yung nasa first floor natin. Nandito yung mga maliliit. Ang timbang at ang second floor natin. Andito yung mga malalaki. Andito yung mga darawang kilo mga katips. Dahil kahapon at noong isang araw nagtimbang sila mama, may darawang kilo na at may 1.8. At yan, nakakaano na tayo mga katips. Nakakalimang sako na tayo. At panigurado, makakaanim na sako tayo. Kasi hindi naman lahat to ay malalaki mga katips. At talagang binomba natin sa pagkain to para mabilis lumaki. Yan mga katips at tara papakita ko muna sa inyo. Yan. At yun mga katips, ito yung ating mga chicken broiler. Ito po yung second turn natin. Nandito po yung ating mga darawang kilo, 1.8 yan, 1.7 mga katips. Yan, nakita nyo, may bitmin pro pa tayo. Gawa ng pinapaubos ang natin niya at mamaya tubig na. Dahil bukas ay makakapag-cutting na tayo mga katips. Yan dito, tubig na ang ating binibigay mga katips. Yan. Yan, no? Kita natin to, may dumi dito. Yan, pag ganyan, mga katips, may dumi yung tubig, ay huwag nyo na po papainom. Ang galing nyo na po yan, no? Yan. Yan, mga katips, ayos naman at wala namang may sakit, mga katips. Yan, medyo hinihinga lang dahil mainit po. Yan, nandito naman yung ating medyo maliliit, mga katips. Yan, tapos ako sa inyo. Yan, medyo maliliit, mga katips, nandito. Yan. Mga may 1.5 malimit mga katips. Kaya may ito yung medyo binobomba natin para makahabol po ng timbang mga katips. Ayan. Andito rin yung ating nasa video natin yung bansot mga katips. Ito. Ayun o, ayun. Yun mga katips. At ayun eh, pang sarili na lang natin dahil hindi talaga makakahabol yun mga katips. Dahil nasa 1 kilo pa lang. Ayun po mga katips. Ayan. So, at yun mga katips, nakita natin yung ating mga chicken broiler. Nakita nyo, medyo hinihingal. Magbibigay na rin ako ng tips dahil malapit na ang tag-init mga katips. Ano? Yan. Ngayon, ganyan nga po na malapit na ang tag-init ay kailangan natin na mag-provide ng electric pan. Yan, kumaari. At i-ready natin yung mga ating mga electrolytes mga katips para makaiwas sa heat stroke dahil ang panigurado mga katips maka-epektuhan ang ating mga alaga niyan dahil sa heat stroke at pangalawa ay nakakababa rin ng timbang ang sobrang init mga katips dahil inom lang sila ng inom ng tubig ihinang na ihi at tamad tumuka mga katips so, yun yung mga isa sa mga problema kapag tag-init naman mga katips kaya suggest ko sa inyo mga katips ang pinakamaganda talaga ang mag-alaga ay mga gantong malamig ang panahon mga katips kasi balanse naman ng panahon ngayon eh minsan mainit, minsan nauulan kaya ayos na ayos yung gantong klima mga katips kasi yung iba ay natatakot nga po kasi malamig natatakot sila sa mga sakit ng ating mga timber, ng sipon nga po no? kaya hindi po sila nakapag-alaga kaya sasuggest ko po sa inyo may mga video naman po tayo sa para makaagapan yung ating mga sakit mga katips kaya huwag po kayong matakot kapag tag-ulan dahil maagapan natin yan mga katips nandito naman ako para gumabay sa inyo
At yung binibigay ko naman sa inyo ay ganoon din naman po yung ina-apply ko sa aking mga manok. Hindi po ako nagtatago ng aking pamamaraan, mga katips, dahil nandito nga po ako para sa inyo, para tumulong at pare-pares tayong mapagandang ating mga alaga, mga katips. Ayan. At ngayon, tuloy-tuloy lang tayo, mga katips, dahil malapit na naman tayo mag-harvest. Ayan. At titingnan natin kung ang magkano ating kikitain dito, mga katips, dahil yung iba rito, siguro mga nasa 40 to ay medyo mababa ang timbang. Ahabol naman yan, mga katips, dahil 28 days pa lang naman sila. May ano pa tayo, ilang araw pa para makahabol sila. Kasi target kong maubos to ay mga 35 days or 32 days. 5 araw lang ay dapat maubos na to, mga katips, para hindi tayo bumili pa ng patuka, mga katips. Yun, panigurado naman, masasambot natin yung ating puhunan at may kita tayo, dahil ilan lang naman ang mortality natin, mga katips, wawalo. Tapos ay may 5 tayong palyo, yun yung namatay, na kaya bali 117 na katipsi ng ating mga chicken boiler. Yan. Kaya ayos na ayos. At yun, magtitimbang tayo, mga katips, para mamonitor natin. At mamaya, dire-diretso na, isimula natin yung pagkakatay, mga katips. At yun, mga katips, kukuha tayo ng ating chicken boiler. Magtitimbang tayo, tingnan natin yung timbang nila, mga katips. Ngayong 28 days na sila. Yan. Yun, mga tips, stop. Try natin to kung approve. At yun, mga tips, dalawang kilo na. Yan, oh. Tingnan nyo, mga tips. Ayos na ayos. Yan. May dalawang kilo na. Panagurado mamaya, madagdagan pa yun ang dalawang guwet, mga tips. At yun, ayos. At yun, mga tips, ito naman titimbang natin yung ating mababa ang timbang. Check din natin kasi para ma-monitor din natin yung kung ilan yung timbang nila, para pagdating ng 30 days ay maaga pa natin o bigyan pa natin sila ng mais, dahil hindi pa po ako nakapagbigay ng mais, mga katips. Baka mamaya bibili ako ng mais para mabais lalo lumaki yung kanilang pangatawan, mga katips. Yup, pipili na tayo dito. Kaya siguro ito, mga katips, try natin ito. Yan. Yun, mga katips, nasa 3/4 na, nasa 1.7 na, mga katips. Ayan, ayos na ayos pa. Kayang-kaya pa to, mga katips, makakahabol pa. Yan. Yun, mga katips, nakita natin yung timbang ng ating mga chicken broiler. At nakita natin yung second floor ay nasa 2 kilo na, mga katips. At yung nasa baba naman ay nasa 1.7. At may naglalaro rito, mga 1.5 siguro, mga katips. At yan, mahahabol naman natin yan. At hindi pa naman po ako nakakabili ng mais, tadurog na mais. At baka mamaya, bigyan na natin sila ng durog na mais, dahil para yung ibang mga malilit ay makahabol, mga katips, at mas lalo pang lumaki. Yan, at yun, ayun lang gagawin nyo, mga katips, no? Kapag 27-25 days, i-monitor nyo na po agad para po maagapan natin at masolusyonan yung bakit nababa ang timbang, at para mas mapalaki pa natin yung timbang nila. At ilang naman ang sekreto nun, mga katips, magbigay kayo ng vitamins, vitamin pro, lipids, tapos maghalo po kayo ng mais. Ang paghahalo lang naman po, mga katips, ay 70-30, ganyan, 60-40, ganyan lang po, mga katips, basta mahalo nyo, makita yung mais. Ayos na ayos yun, mga katips. At pagka once na nagbigay na po kayo ng mais, ay wag na po kayo, wag nyo pong pawawalan, dahil baka tumamil sila, mga katips, kasi natikman na nila yun, hinahanapin na nila yun, mga katips. At hanggang magka harvest na, matapos ang harvest, ay magbigay na po kayo. Kaya, mga katips, ganoon lang po ang suggestion ko sa inyo para mas lumaki yung inyong mga chicken broiler, mga katips. At minsan naman, mga katips, nagbibigay naman ako ng gatas. Ang pagbibigay naman po ng gatas ay sa gabi, mga katips. Pag malapit na kayong mag-harvest, 27-28, sa gabi ang bigay ng gatas, mga katips. Kasi ang gatas ay nakakapagpasarap din ng kaminan. At nakapagpataba rin. Yun naman ay oobserbahan nyo, mga katips, kasi medyo maselan kapag nagbibigay ng gatas, kasi napapanisan po yan. Maganda, 4 hours lang, 2 hours o 3 hours ay ubos na, kasi mabilis po mapanis ang gatas, mga katips. Ayan. At observahan nyo po muna kapag
reserva niya na hindi nagtatae. Yan, continuous. Dire-diretso po ang pagbibigay ng gatas sa gabi. At alas ka ang gamitin nyo, mga katips. Yun lang po, no? Ibibigay ko. Yan, medyo mainit ang panahon, mga katips. I-ready na natin yung ating mga electric fan para mabawas-bawasan yung init ng katawan nila, mga katips. Kasi makikita nyo kapag heat stroke yan sa hapon na heat stroke, mga katips. Pagka squatter, yan, bumabalikwas na sila, mga katips. At yun, ingat-ingat lang po. At yan, maganda naman ang ating mga chicken broiler, mga katips. Walang may sakit. Ayos na ayos ang pangangatawan nila. At yun na lang ang ating hahabulin yung timbang nila, mga katips, na matarget natin yung dalawang kilo dire-diretso. At kasi yun ang diskarte namin, mga katips. Pag may natimbang na kaming dalawang kilo, mag-harvest na kami sa madaling araw, mga 10, 15, nangambas na kami. Tapos, siyempre, yung mga malilit naman ay habang nababawasan yung mga malalaki, ay lumalaki din naman sila, mga katips. Kaya, yun, ganun pa rin ang ating kinikita, mga katips, sa naglalaro sa 5 to 7, yan, 5 to 7, mga katips. Mababa na yung 5 sa ating kikitain dyan kapag talagang hindi natin nagagawa ng paraan yung mapabilis yung kanilang paglaki, mga katips. Yun lang naman, mais lang naman ang ating susi dyan, mga katips, sa paglaki nila. Yan, at kasi pag sobra naman, yan, isa pa, mga katips, kapag sobra naman tayo magbigay sa mais at mas madaming mais kaysa sa feeds, ay nag-iba po yung kulay nila, yung balat nila, na mahalata nyo ay dumidilaw, mga katips. Gawa po yun ng mais. Kaya dapat talaga balance 60, 40, 70, 30. Ganun lang po, mga katips. Mas malamang pa rin yung ating feeds. At hindi na ako nagbibigay ng ano, nga pala, mga katips. Hindi na po ako nagbibigay ng finisher. Integra 1 at Integra 2 lang ating pinapatuka para mabilis pa rin yung mga. Kasi pag nagbigay po ako ng ano, mga katips, finisher, ang bilis po maubos. Tapos nahalata ako, hindi naman na lumalaki yung mga maliliit. Naiiwanan lang, siyempre, bili tayo ng bili ng feeds na finisher, sayang naman. Doon na lang tayo sa Integra 2, dire-diretso pa, mga katips. At yun, maraming salamat, mga katips. At tuloy-tuloy lang tayo sa mga bago pa lang dyan mag-alaga. Huwag po kayong magsawa. Sa una lang po ang stress. At pag natuto naman po kayo, mga katips, talaga magugustuhan nyo ang pag-alaga, mga katips. Medyo matrabaho lang pag malapit ng harbisen dahil napakadaming mabilis silang magutom, mabilis silang maubusan ng tubig. Kaya konting tiis lang naman, mga katips. Mga 10 araw lang naman. Yan, na ganun, mga katips. At yun, maraming salamat po ulit. At happy farming po sa atin lahat.